Sangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang ikaapat na linggo ng muling pagkabuhay, tinatawag ng linggo ng mabuting pastor. Ipinahayag sa ating mga pagbasa sa Yesus bilang tagapangalaga sa mga tubang ibinigay sa Kanya ng Ama. Ngayon, ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang linggo ng pananalangin para sa mga pastor. Manalangin tayo sa Panginoon na magsubo naman ng mga pastol ng mga kaluluwa na tunay na mag-aalay ng kanilang sarili para sa kapakanan ng kawan at mamuno sa ating salandas ng kaligtasan. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang kaaling na kanang Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon nagpapatawad ng Diyos. Inugong tagapagpagaling sa mga nagsisis, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na tagapagpagaling ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Nakalukulong na sa kanan ng Diyos sa mga pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kalitaasan. Thank you.
upang kami makabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan. Upang sa pagsunod mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang mapangawan kami makarating sa sinapit ng pastol na itinangay na siya na magigat kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng gulong, sumunod sina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nakikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahan loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya pupunta kami sa mga hente, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hente upang maipalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hente nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinusulan ng Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupain iyon. Kaya't ipinagpak ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigil ng gala at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah.
Ang mabuti
balita ng Panginoon. Si Kristo'y muling nabuhay. Aleluya! Aleluya! Si Kristo'y muling nabuhay. So patuloy pa rin tayo sa pagdiriwang ng kamustahan ng muling pagkabuhay. Alam nyo, ang ating pagdiriwang ay hindi lamang o isang araw ang pagpinag-usapan natin ang muling pagkabuhay. Hindi tayo ay nasa ika-apat na linggo. Kung gaano tayo katagal na naghintay sa panahon ng Kwaresma, ay dito natin nabigyan ng pagpapahalaga ang panahon na ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At katulad po ng pinahayag sa pasimula ng banal ng pagdiriwang ng Misa, ang linggo na ito ay tinatawag ang ika-apat na linggo ng muling pagkabuhay ay tinatawag na Good Shepherd Sunday. Kung ang ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ay tinatawag na Divine Mercy Sunday. So at least makikita natin, Second Week of Easter, Divine Mercy Sunday. Fourth Week, Good Shepherd Sunday. At nagkataon po, no? Sabi ko, yung maiksi ngayon ng Ebanghelyo ay akala ko nung una maiksi na yung homilya. Pero makikita po natin na may mahabang pagninilay, no? Sa pagkakang dalawang misa ko kahapon, may dumapahaba rin po yung pagninilay. Pero bagi yung nabibigyan natin ang pansin, sa Ebanghelyo ang pinahayag sa atin ngayon sa araw na ito para po higit natin maunawaan ang ating Diyos bilang isang mabuting pastor, ang ating Panginoong Jesucristo bilang mabuting pastor na kung tutusin ay tayo ay tinatawagan din na tuhulad sa Kanya na maging mabuting pastor din po sa bawat isa sa atin. Nais natin na mapabilang sa pastulan na Diyos ay makita po natin yung dalawang bagay na ito na ipinamamanig ngayon sa atin sa araw na ito. Ano po yung dalawang bagay na ito? Yung mismong ipinahayag ko sa amin sa banal na kasulatan. Anong sabi nito? Nakikilala ko sila. Nakikilala ko sila. Nakikilala ng mabuting pastor ang kanyang lupa. Nakikilala ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nakikilala na Jesus, tayong kanyang kawa. Napakahalaga po yung pagkakilala. Nakita po natin, lalong-lalo na ho, para sa isang namumuno sa kanyang pinamumunuan. Kasi sabi na natin ay yun po yung una, yung para sa mga namumuno na makilala ang kanyang pinamumunuan. Bagamat po may panahon na ito, bilang bahagi po ng ating demokratikong pamamaraan ng pagpili ng mga leaders, ay ang mga pinagnanais na mamuno ay nagpapakilala. Kaya marami kayong makikita ang mga posters, mga tarpaulin, na kung saan ay nakakalat kahit na bawal, may mga designated area lang dapat na ito
paglagyan. Pero makita natin itong mga politician sa nanais na mamuno sa atin ay gumastos para mailagay yung kanilang muka at ang kanilang pangalan para makilala ng magpuboto. Bahagi yung na kung saan ay magiging bahagi po ng ating pagkilos upang sila ay siyang mamumuno sa atin. Mahalaga rin po yun. Sabagal, hindi yung natin makikita kung ito nga ba talaga yung mga tao sa tingin natin na siyang gagabay sa atin maging mabuting pinuno para po sa bibunan ng ating ginagalawa. Pero bahagi po na makita po natin, katulad ng pinahayag ni Jesus, na ang pagkakilala ay sa pamumuno, sa pangalaga, ay nakasalalay higit sa lahat doon sa pastol para sa kanyang lupa. Kasi bakit po? Kasi hindi po siya makapagbibigay ng sapat na solusyon sa problema na kanilang hinaharap kung hindi niya nakikilala ang kanyang lupa. Sabi na natin ay knowing your problem is part of the solution. At napakahalagang makita po natin na ito ay hindi na nasa kapangyarihan ng pastor ng namumuno. Kasi sabi niya ay kumisan ito yung kalimitan hinain ng pinamumunuan ay pumapalpak kumisan ng mga ang mga programa. Bakit? Ay, hindi niya kasi kilala yung sitwasyon na kinabibilangan. Hindi niya kilala yung mga pinamumunuan niya. Kaya kuminsan hindi lumalapat ang solusyon na inilalatag doon sa sitwasyon na nakikita niya na dapat nabigyan ng pansin. Yan, bahagi ko yun. Ano naman po yung epekto sa atin ng mga pinamumunuan, lalo-lalo na ng Diyos? Malaki yun. Kasi kung talagang nakikita natin na tayong kilala ng mabuting pastor, hindi tayo mag-alindangan. Ay, kilala tayo ng Diyos, kilala tayo ng Jesus. Hindi niya tayo ilalagay sa isang sitwasyon na tayo ay magkakaroon ng failure. Kasi maliwanag na kung saan ay kilala niya tayo. Alam niya yung ating kakayanan, alam niya yung ating kahinaan. Alam niya kung paano ituhingin natin na malalampasan. Makikita natin na itong mga bagay na ito na ibinibigay niya sa atin ay tunay na magbibigay sa atin ng tunay na paggabay sa ating pagkilos sa daigdig na ito hanggang makarating tayo sa kanyang kaharian sa langit. An assurance na hindi tayo mababayaan ng Diyos. Kasi di kilala niya yung ating mga kalooban. Naging maliwanag kung nakusunusin po ay magkakaroon tayo ng kapanatagan na tayo ay hindi niya ilalagay sa isang kabagayuan na tayo ay matitihalo o
mapapahama. Kasi bakit? Kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng mabuting pastor. Pero yung isang bahagi ng puyo, kilala tayo ni Jesus. Ano yung pangalawang bahagi? Kasi kung minsan sinasabi natin eh, kung kilala tayo ng Diyos, bakit pa pumapal pa? Kasi mayroon tayong partisipasyon. Ano yung ikalawang bahagi? Nakikinig sa akin ang aking mga pupa. Sumusunod sila sa akin. So, maaari mo may plano ang Diyos sa atin. Kaya kung minsan ay nagkakasira itong plano ng Diyos sa atin, bakit ay hindi tayo nakikinig sa Kanya? Hindi tayo sumusunod sa Kanya. Bahagi na kung minsan nakikita natin na ano nangyayari sa mundong ating ginagalawan. Sinusunod natin yung alin? Yung kagustuhan natin. Alam nyo, bago natin tingnan sa personal na sitwasyon, makita po natin na kahit ako sa panggungunang katatayuan, makita po natin may mga batas na ginawa ang tao na ano, directly against the will of God. Katulad ng bawal na lamang ng ano, may mga batas sa ibang bansa ay magpasalamat. Na dito sa Pilipinas ay wala pa. Ngunit kinakailangan nating pag-ingatan na baka tayo mapasama rin. Ano ang tutulog ng batas sa directly against God? Abortion. Halimbawa ho, may mga batas sa ibang bansa na talagang pinapayagan ng abortion. E maliwanag mo yun. Yun ay hindi kagustuhan ng Diyos. Pero nakita natin, ginawa ng tao. Ginawa ng tao. So, bahagi yung nakumisan ay makita po natin ito ay sa panlipunan ng katatayuan na ang tao ay maliwanag na hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang tao ay hindi makikinig sa Diyos. Pero ito rin po ay namamakita po natin sa ating mga pansariling pagkilos. Kinakailangan maginig tayo at sumunod sa kalooban ng Diyos. At sigurado na kasabi ko nga ako ay isang magandang katatayuan na makita natin yung unang bahagi natin ang kilala tayo ng Diyos. Sana ko ay makatulong sa atin na hindi ako mababayaran ng Diyos sa sitwasyon na itong pinabibilangan na kung talagang ito yung ipinagagawa niya sa akin. Hindi ako dapat magaling lamang. Kailangan, kumisan na namamayari sa atin ngayon, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Ngunit yung kagustuhan ng tao. Yun ang kumisan. At may mga pagkakataon na yung pangalan ng Diyos sinasangkalan natin para masunod ang kagustuhan natin. Sinasabi natin na ito yung gusto ng Diyos, pero kung tutuusin ay ito talaga ay kagustuhan ng tao. Kaya ano yung nararanasan ng tao? Kaguluhan. Kapahamakan. Bahagi mo na kung saan ay kabaligtaran sa tunay na trabaho ng mabuting pastor. Nalil, tayo ay kanyang gagabayan upang makamit natin ang masalanang pastulan. Kaya po, very clear na ipinahayag din po sa atin. Kung inyo po maalala, yung unang pagbasa
sabi ni San Pablo ni San Bernabe, noong sila ay nasa Antioquia, kasi bagamat maraming sumusunod sa kanila, no? yung mga hudyo na ingin sa kanila, lalo-lalo ng mga Pariseo, pero anong sabi ni Jesus? No? Anong sabi ni Jesus sa mga hudyo? Sabi niya, kayo mga hudyo, kayo ang unang tinawag ng Diyos. Pero ang sabi nga natin, salvation comes from the Jews. Pero anong ginawa ng mga Hudyo? Anong sabi nyo ni San Pablo? Kayo ang humusga sa inyong sarili noong tinanggihan ninyo si Kristo. So, bahagi mo. Kaya yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay maliwanag po ay isang paghuhusga sa ating sarili na kung susin, hindi natin makamit yung pastulan na hinihanda sa atin na mabuting pastol. Pero sabi nga ako natin, paano ngayon tayo makasusunod para sa kalooban ng Diyos? Kasi ito yung hamon na ipinapahayag ko sa atin. Tama-tama na ako, tulad na ipinahayag ko ng nakaraang linggo, ako yung patin ng Southern Pathological Institute for Greece. Bahagi po na binibigyan din ng pansin ngayon, sabi po yung pagtugon ng hamon na ipinahayag ko. Base mo sa pastoral letter ng Catholic Bishop Conference of the Philippines President, Archbishop Sokperiegas, na itong tema na binibigyan pansin natin, yung Year of Mercy, yung Year of the Family, and Year of the Holy Eucharist, kaya mo tayo nag-iwang ng International Eucharistic Congress sa Cebu noong January. Itong tatlo na ito na mga national at international event, ito po yung pang-apat natin na yung ating po sa diocese. Isama na lang natin yung ating anniversary ng pagdiriwang ng 50 taon ng ating pagka-diocese. Ano yung, ito po yung tinagni na ito na CBCP, na yung pagdidilay natin ano, paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Paano ba natin malalaman kung masasabi na ito yung kalooban ng Diyos, hindi ito yung kalooban ko lamang? Ay ano, yung pastoral letter ay pinamagatang on bended knees. Nakaluhod. Kinakailangan natin lumuhod. Father, paano ba natin talaga mabibigyan ng solusyon? Sino ba talaga yung ibubuto ko na makikita natin na gagawin sa atin? Ano? Lumuhod tayo, magdasal tayo. Tanong natin sa Diyos. Tanong natin sa Diyos. Kasi baka mamaya ay yung ating sarili lang yung tinatanong natin. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo sa daigdig na ito? Ay tanong mo sa Diyos. Alam nyo, bahagi po no, ng pagtugon, lalo-lalo na sa panyaya ngayon na ipinapanalangin natin para sa mga magpapari bilang year or bilang linggo ng bukasyon. Naalala ko tuloy ng mga sa seminaryo pa kami na nagdinilay kung talagang kami ay para sa pagpapari. Ay makita po natin, pinakitang talagang ipagdasal. Ipagdasal ko talagang para ka doon. At alam nyo, sa pag-inilay ko na yung mga, may mga pagkakataon na kuminsan, ay sinasabi na ng Diyos na, dito ka. Ay kuminsan ay hindi pinapansin ng tao. Kuminsan may mga pagkakataon na ginagumagawa ang Diyos para makita natin yun. Kuminsan sinasabi na, nagkakasakit. Hindi ka parang dito, matasakit ka eh. No? Pero bakit? Kasi kuminsan, sinasabi na sa amin ang Diyos, hindi tayo nakikinig. Kuminsan, hinihintay pa natin na tayo ay magkasakit para maintindihan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos. Pero yun ang hapon ay binibigay mo sa amin ngayon.
on bended knees. Kinakailangan natin na tayo ay lumuhod at magdasal. Eh, paano parang meron natin mabibigyan ng solusyon ng problema na hinaharap ng bansa? Ay yung isang unang hamon yan eh. Tumuhod tayo. Manalangin tayo. Kumisang pinamaliin natin yung kahalagaan ng pagdarasal. Ang kumisa, may mga nagsasabi na yung pagtuhod, yung daw yung mismo pamamaraan ng pagtuhod. Alam nyo, sabi ni iba, ay hindi yan baka Kristiyano paghilos. Yan daw ay galing sa mga pagans. Hindi ho. Marami noong mga pagkakataon na makita ho natin sa mga kasulatan na nabanggit yung pagluhod. At isa po sa mga images ay po pinaint, yung famous na pinaint ni Rembrandt. Alin yun? Yung The Prodigal Son. Nung lumapit siya sa kanyang ama at humingi ng tawad. Hindi na po ako inyong anak. Ituloy na lamang ninyo akong isang aligid. Pagkita niyo po doon sa picture na yun natin, nakaluhod yung anak sa harapan ng ama. Pero bali mo na nga doon pagkilos. Sabi nga ho ni St. Thomas Aquinas, one of the doctor of the church. So, ginadaan niyo naman siguro sa St. Thomas Aquinas. Ano sabi niya? Ito po yung poemis mo kaling kay St. Thomas. Ano sabi niya? I learn more on the foot of the cross than reading books. Mas marami rin siyang natutunan sa harapan ng cross kaysa sa magbasa ng mga libro sa library. So, pero ito yung bahagi yun na kung saan ay pinamating ng buong may kapalang. At kung talagang pinakausap natin ng Diyos, ay sigurado kong sasabihin niya sa atin, yung mahalagang pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya ito yung pagtugon mo para makita mo natin on bendedness. Kaya din po kung inyong makita ang simbahan ay nananalangin, nananawagan para po sa pagdarasal ito sa darating na May 9. Maraming panawagan. Naalala mo tuloy yung sabi ng mga adorasyon ng punang Pilipina. Yung po ating mga miyembro ng adorasyon, yung aspergas nila ay dapat gagawin sa September. Gagawin nila ngayong April bilang paghahanda ng panalangin para po sa isang mapayapang eleksyon. Yan din po yung dahilan kung bakit tuwing Webes ay inihalay natin yung araw na ito sa pagdarasal. Pagamat maaari na sana ay pwede natin gawin na palagi magdasal. Pero nagbagay tayo ng isang araw na rin ng pagkatanong sa Banal na Sakramento sa altar para po makita natin yung patuloy na tugon. Magsimula tayo sa pagdarasal. Kasi bago tayo kumilos, nawa makita natin na yung pagkilos pala natin ay maliwanag. Isang pagsunod at pakikinig sa kalooban ng nakilang pastor na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ay, ito po, yung ama na iniwanan ko po sa inyo ngayon sa araw na ito. Kung talagang tayo ay nagdarasal, kinakailangan natin ng umari ay pulpurin natin yung ating mga tuhod para makita natin kung ano yung kalooban ng ating mabuting pastor.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat at lupa. Sumasampalataya ako kay sa isang-isang lahat ng Diyos.